Timbog ang isang Chinong empleyado sa Taguig dahil sa mga reklamong bogus o pineking parcel na mga nag-order online. Ating saksiyan. Sa mismong pinagtatrabahuang delivery service company sa Taguig, dinakip ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang lalaking Chinese. Ginamit umano niya ang posisyon bilang area manager para manloko. At dahil dito, ang mga naghihintay ng in-order online, mali-mali raw ang natatanggap pagka-deliver. Ang ginawa niya, nag-create siya ng bogus na home partner. Pinangalan sa isang Pilipino. Pero actually, hindi nag-i-exist yun. Doon niya dinadivert yung mga parcels, nagdo-double order or nag-ano siya ng mga fraudulent orders. Tapos, di ba, karamihan maraming reklamo na yung nare-receive nilang package ay hindi tama or wrong items, iba bato pa. Halos 4 milyong piso raw ang lugi ng delivery company dahil sa modus. At tingin ng NBI at ng employer ng suspect, may kasabwat pa siya. Because most of the time when he's in the office, he can't pack the bogus parcels, di ba? So there has to be someone else out there helping him to pack the parcels to send it out. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang banyagang suspect na naharap sa mga reklamong qualified theft, money laundering, computer-related forgery at paglabag sa device access o Republic Act 8484. Sa mga mahilig mag-order online, payo ng kinatawan ng delivery service company, kunin ang pangalan, contact details at kumpanya na mag-deliver tuwing tatanggap ng package. Mag-ingat sa pagbili ng mga palindang ibinibenta ng bagsak presyo. Kapag nabuksan na ang parcel at nakuha ang laman, burahin ang mga detalye nyo sa package bago itapon ang lalagyan. I know Filipinos love CODs, cash on delivery, but that's actually creating a temptation for people to do bogus parcels, to actually, you know, or even the couriers making fake delivery just to run away with the money. So I would strongly suggest if you can do online payment. Yung mga buyer natin, pag may na-receive silang package na hindi naman tama o mali, ireklamo nila kagad para magiging aware mismo yung kumpanya at mag-conduct sila kagad ng investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.